Hello everyone, this is for Math 6, Q4, Week 3 na module, and it's all about electric and water meter reading. Alright, so let's start with electric meter reading. Okay, so ano meron dito? Okay. These are all the appliances na meron tayo. Okay. Ano lang to, iilan lang to sa mga appliances, gadgets na ginagamit natin sa bahay. And lahat ng ito gumagamit ng electricity. So, to check kung ilang, kung gaano kalaki ang electricity na nakonsumo natin, we use electric meters sa mga bahay natin. And the electric consumption meter installed in your home is a precision device accurately measuring your use of electrical energy. Delicate recording instruments are used to test your meter to make sure that readings are accurate. Yan. And pinaka-common na ginamit ng Meralco is first the digital. So, ito isa ito sa meters ng Meralco. And kung titignan nyo, ayan ang Meralco. Na kung digital ang meter, madali lang. Babasahin mo lang nakalagay dyan. Tapos na. Okay? So, the reading for this is 7635. Okay? And this is in kilowatt hour. Okay? And then, another type of electric meter na ginamit is the electromechanical. Okay? So, itong dalawang type na to ang kinuha ko lang kasi ito yung most common na ginamit. And in Meralco, ito yung dalawang ginagamit nila. Pero usually, ito na ngayon. Okay? So, for the electromechanical, okay, merong 5 dials. And then, isa-isa babasahin mo yan. Okay? And the reading for this one is 55874. Now, let's have another example for this para malaman nyo paano ba siya mag-ban, paano ba mag-record at magbasa ng electric meters. Alright, this is another example. And dito, klarong-klaro na pinakita kung ano ba ang representation ng bawat dial. So, 5 dials ito ulit. And then, dito sa unang dial from the right, it represents 1 kilowatt hour. Okay? And then dito naman, it's for 10 kilowatt hours. Ito, it's for 100, 1,000, and then 10,000. So, ibig sabihin, okay, sa lahat ng ito, ito yung pinakamaliit, ito yung pinakamalaki. Okay? And kapag nagre-record tayo, yan, nagre-record tayo ng readings dito, okay, mag-start tayo from the right. Magsimula tayo sa kanan, papunta sa kaliwa. So, first, dito, ang reading dito ay nasa gitna ng 1 and 2. So, i-re-record mo yan as 1. Now, dito, okay, nasa in between 4 and 5. So, 4 na ang i-re-record mo dito. And then, dito in between 8 and 9. So, that is 8. So, tandaan, kapag nasa gitna ng dalawang numbers, pipiliin mo yung pinakamaliit. Kasi, kung titignan mo ito, ang ikot dito is paganon. Okay? So, in between 1 and 2 siya. So, ibig sabihin, iikot pa siya ng ganito, hindi pa siya umabot ng 2. So, dito rin, baligtad naman ang ikot niya mula dito papunta doon. Okay? And then, lumagpas na siya sa 4, papunta pa lang siya sa 5. So, 4 ilagay mo dito. Now, dito naman, ang ikot is paganon, na clockwise, counterclockwise. So, mula sa 8, papunta pa lang siya sa 9. So, 8 ang record natin. And then, dito, okay, now, dito tayo mag-iisip, ano kayang i-record natin dito? Kasi, nandun na siya sa 6, oh, nandito nga lang yung black na indication, di ba? Now, ano ngayon ay ilalagay natin dito? Is it going to be 5 or 6? Now, ito yung explanation bakit kailangan natin basahin mula sa kanan papunta sa kaliwa. Kasi nga dito, for example, dito, magsimula ka with 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 9 and then balik sa 0. Okay? So, ibig sabihin na yan, one rotation nito equals 1 dito. So, kapag umabot na siya ulit, okay, hanggang sa 0, saka pa lang magwa-1 dito. Diba? So, ibig sabihin ito, kakatapos lang niyang umikot, okay, and then bumalik na papunta sa 2, kaya nga, yung 4 dito, malapit-lapit lang siya.
Diba? Now, dito, kung titignan mo, inisip mo siguro, 6 na dapat ang ilagay mo. Kaya lang, kung titignan mo dito, yung dial dito, hindi pa siya umabot ng 0. So, supposed to be, iikot yan kay 1 rotation hanggang 0. Tapos, pag 0 na dito, saka pa lang dapat yan umabot ng 6. So, kaya ang ire-record natin dito is 5. Kaya nga dapat, mula sa kanan, pakaliwa, para malaman mo, ano dapat ang ire-record kung sakali nagdadalawang isip ka kung 5 ba or 6 kasi nasa 6 na siya eh. Kaya lang titignan mo dito, hindi pa kasi siya umabot sa 0. Kaya dapat gagamitin mo dito is 5. Right? And then dito, madali na lang kasi malayo ang diferensya eh, di ba? So, klarong-klaro na sa gitna siya ng 5 and 6. So, 5 ang sagot mo dito. Okay? So, yun ang para sa recording. Kaya lang, kung babasahin mo na to, okay, this is now from left to right. So, babasahin mo yan as 55841 or just 55,841 kasi this one represents 10,000, di ba? So, 50,000. And then 5,000. So, 55,841. Alright? So, recording lang ang baligtad. Okay. Now, let's have this example. Okay. Again, for the recording, simula tayo sa kanan. So, this will be 3. Hindi pa naman umabot ng 4. Ayan. And then this is in between 0 and 9. Pero since ang ikot niya pa ganun, okay, this will be 9. Okay? And then this one is 7 dahil hindi pa umabot ng 8. This one is 3. And this one is 5. The electric meter reading, therefore, is 53793. Kilowatt hour or 53,793 kilowatt hours. Right, another example here. Okay, this is the previous reading. Okay, and then ito naman ang present reading or bagong reading. So, ibig sabihin nito, ito kinuha, let's say the other month. Okay, and then ito is sa month ngayon. Okay, so kaya nga present. So since, okay, nung nakaraang buwan, binasa ito at umikot-ikot pa naman yung dials, ibig sabihin mas malaki dapat ang present reading compared dito, di ba? Eh tignan natin, record natin yung reading. So this is 1 and then 2, this is 7, 5 and 3. So previous reading is 3, 5, 7, 2, 1. And then present reading is dito, this is 0, 9, 1, 8, and then 3. So present reading is 3, 8, 1, 9, 0. Para malaman kung gaano kalaki ang konsumo nyo, okay, dapat i-minus ang previous reading dahil ito nga yung mas maliit eh, kasi nakaraan to eh. Ito dapat yung malaki, di ba? So ito, i-minus natin ito dito to get the consumption. So that will be present reading, which is 38190 minus the previous reading, which is 35721, and then you'll get the consumption, which is 2469 kilowatt hour. Ito na yung difference sa dalawa. So ito yung nakonsumo sa isang buwan. Right, let's go to water meter reading. Okay, ito yung mga common water meters natin. So, ganito na itsura niya. Kapag ganito siya, mabilis na lang basahin ulit. This is analog type. Okay, so babasahin mo na lang dyan, di ba? And then, okay, kung titignan nyo, ito nakalagay M cube. Okay, and then ito naman nakalagay, it's times 0.0001. So, ito yung decimal. Okay, and this is the 10,000th place. So, ibig sabihin, itong tatlo dito ay decimal din. Ito yung thousandth place, hundredth place, and the tenth place. So, ibig sabihin, itong part na to, ito lang ang under sa cubic meters. Right? So, dito are the decimals. So, kung babasahin mo ito, or i-read mo ito, this is 0.282 thousandths m³. Okay? Or, yung part na ito talaga, yung tatlong numbers dito, represents the decimals or
the liters. So, equal ito sa liters. So, pwede mong sabihin na this is just 282 liters. Yan lang ha. And then, kapag nakita nyo yung meter nyo, ito yung mabilis na umikot. Okay? So, again, one rotation nito hanggang dito, saka palang gagalaw ito. So, kung iikot ito hanggang zero, magiging 3 na ito. And then, ikot ulit, ikot, magiging 4. So, ganyan siya. So, ito yung nakikita nyo na umiikot ng mabilis kapag ginagamit nyo yung tubig. Right? And ito na kadalasan ang mga meters ng tubig. Kaya lang, okay, meron kasing dating meter reading din, pero this one, bago lang din ito, at saka bababasa mo lang din. Ito, wala siyang liters, diretso siya. Okay? Ito yung sa liters na part. Okay? Ito yung sa decimals na part. So, dito ka titingin kung gusto mong tignan kung ano yung liters or consumption. Pero, lahat ng nakalagay dito, since nakalagay dito, m cube na yan, so meters cube or cubic meters, dito na yung babasahin diretso. Okay. Na kung titignan natin yung dials dito, okay, mahalata nyo na itong dial na ito is the biggest compared sa lahat. Kasi ito yung nasa tenths place. Ito yung sa hundreds, thousands, and then the 10,000s place. Okay? And ang ibang meters ng tubig ay ganito ang itsura. Okay? Walang ganito, walang analog type na makikita mo. Walang numbers. Instead, merong mga dials na ganito. At parehong sa arrangement dito, magsimula siya from the biggest, mula dito, biggest hanggang smallest doon. So, ibig sabihin, baliktad ang recording natin dito. So, titignan natin ha. Right? So, ito yung example sa module nyo. Okay? And then, okay, and then, ito yung pinakamalaki. Kasunod, mas maliit konti, maliit, pinakamaliit. Okay? So, kung i-read natin ito, mula dito ulit sa kanan, this is 3. Kaya lang, dahil ito yung pinakamalaki, ilagay mo siya sa harap. And then, ito ngayon, ang kasunod, na maliit, and this is 5. And then, itabi mo siya dyan sa 5. And then, dito, it's 1. And then, tabi mo dyan. And then, ito yung 8. Okay? Ayan, siya yung nasa dulo. Okay? So, recording natin is, again, mula sa kanan papunta doon. Kaya lang, yung number dito is the first one here kasi ito yung pinakamalaki. Pareho sa arrangement nito ha. Hindi kasi ako nakahanap ng meter na ganito ang nilagay na talaga nakalagay na pinakamalaki dito. Okay? Pero, if ever you need to check your meter, tignan nyo lang ano ba yung value ng bawat dial. Kasi nandun dapat yung value ng bawat dial. Okay? So, meter reading dito is 3518. Yan. So, the water meter reading is 3518. And this is in M cube. Kasi sa Pilipinas, ang ginamit natin is meters cube or cubic meters. Right. Now, ito ang bagong dials ngayon. Kasi kung isi-search mo, wala na kasi bira na gumamit ng baligtad ang arrangement ng dial. Kasi dun sa una kong pinakita, mas malaki ang dito sa kanan kaysa kaliwa, di ba? Okay? So, at yun ang sinundan natin sa module natin. Kaya lang, in the latest meters, okay, pareho na sa electric. Dito yung pinakamalaki, and then pinakamaliit doon, units. And then, if ever you're going to read, okay, ganun ulit, magsimula ka dito. Okay? Pero this time, binigay na ang reading. Okay? And the reading for here, current period, it's 7523, and then previous, it's 7300. And, klarong-klaro dito, o, ayan, o, units, tens, hundreds, thousands. Kaya, tulad ng sinabi ko, you can check the meter kung ano ba ang style ng meter. Ito ba yung pinakamalaki, or ito ba yung pinakamaliit? Pero take note, ha, dun sa module, ang ginamit na meter doon for the water meter, ang sinundan is yung dati na dito ang pinakamalaki. Kaya nga, bumaligtad yung reading. Okay? Now, for this one, okay, para malaman natin yung consumption sa water, minus ulit natin ang previous
sa current. Current ay pareho lang yan sa present, ha? Bago. So, you have there the present or current reading is 7523. And then, yung previous is, i-minus natin yon, which is 7300. And then, yung consumption nyo, or the water consumption dito, sa example na to, is 223, and this is cubic meters. Alright? Okay, let's have some problem solving. Okay, Joseph made a record of their 3-month electric consumption. The initial reading is 1122 kilowatt hours. Okay, for January, it's 1198 kilowatt hour. For February, it's 1266. And then in March, it's 1341. Okay, assume that the basic charge for the first 30 kilowatt hour is 150 pesos. And the succeeding kilowatt hour is charged 10 pesos. Letter A. How much will Joseph pay for each month? Letter B. In what month did he pay the most? The least. Letter C. What is the average monthly consumption? So, first step in problem solving, understand the problem. So, dapat malaman mo what are asked. So, this time, hindi lang what is, what are. Kasi ang dami ng questions, oh, tatlo. And then, for letter B, the most pa and the least. So, this is not a routinary problem. Kasi yung usual na problem, kasi yung usual na problem, isa lang ang question. So, this is a non-routine problem dahil marami ang kailangan mong gawin dito. So, what are asked? So, first, how much will Joseph pay for each month? So, that is the amount that Joseph will pay kada buwan, bawat buwan. And then number two, in what month did, letter B pala, in what month did he pay the most or the least? Ibig sabihin, the month with the highest and lowest electricity bill. For letter C, the average monthly consumption. So that is still understanding the problem. So kasama sa understanding the problem is what are given, di ba? Right, so check natin what are given. Okay, so ito ulit yung problem natin. Okay. Right, yan. What are given? Still under understanding the problem, ha? So what are given? First, tignan natin yung mga numbers dito. So huwag na itong 3-month electric consumption. Ito, yung una, di ba? So 1122 kilowatt hour initial reading. And then ang readings for January to March, which is 1198, 1266, and 1341. Ayan, diba? And then, sunod na given is ito, at saka ito, diba? So, ibig sabihin, 150 pesos ang babayaran mo sa unang 30 kilowatt hours. Ayan. So, 150 pesos for the first 30 kilowatt hours, tapos 10 pesos kada kilowatt hour. Yan, 10 pesos for the succeeding kilowatt hour. Okay? So, ibig sabihin ito, tanggalin mo muna yung unang 30, tapos yung natira, ito times mo sa 10. So, what is our next step? So, next step is plan. Ano ang gagawin? Now, usually, ang sinasagot natin dito is, what is the operation to be used? Now, sa dami ng gagawin mo dito, multiple ang gagawin mo, magma-minus ka. Okay, dito sa initial, i-minus mo sa present, diba? Dito sa January. And then, yung January, i-minus mo sa February. And then yung February, i-minus mo sa March. So, subtraction, sigurado na. And then, kailangan mo rin, so dito, i-minus mo yung 30 sa consumption. Tapos, kailangan mo rin magta-times 10 sa natira. So, multiplication kasama. And then, since kailangan mong kuhanin yung average, mag-a-add ka rin, tapos magde-divide. So, gagamitin mo yung 4. Okay? Now, pinakamagandang tanong dito is, what is the strategy to be used? Kasi since gagamitin mo naman lahat, ano kaya magandang strategy dito? Pinakamagandang gawin mo dito is tabulation. Ibig sabihin, mas maganda kung gumawa ka ng table kasi pag nagbabasa ka ng data at kapag nakatabulate siya o nakalagay sa isang table, mabilis na lang ang pagsagot sa mga
question. So, it's best to do tabulation and then compute ka muna. Okay? So, the next is solve. Ayan. So, ito na yung tabulation na sinasabi ko. So, first, ilagay mo yung month and then the reading for each month. Consumption. Okay? Sorry, may kulang na N. And then the cost and the payment. So, first, we need to calculate muna lahat. Ayan. So, ito na yung calculation. And this is actually seen in your module. So, for letter A, to get every month's electric consumption, minus mo yung initial reading, which was 1122 sa January, and you get 76. And then, itong sa January naman, i-minus mo sa February, and you get 68. And then, itong sa February, i-minus mo sa March, and you get 83. So, yung consumption, kilowatt-hour consumption is 76 for January, February it's 68, and then for March it's 83. Kaya lang, magkano ba ang babayaran bawat buwan? So, dito tayo ngayon sa January. No, sinabi, 150 pesos bawat 30 kilowatt-hour. Diba? Kaya, 150, okay, sa unang 30 plus 76 minus 30. So, kuhanin mo yung 30 kasi yung 30 kilowatt-hour, ito na yun eh. So, 150. And then, yun na yung itatimes mo sa 10. Diba? So, you now have 76 minus 30. Ayan. It is 46. So, 46 na yung times 10 mo. So, unang 30 kilowatt-hour is 150. Yung 46 na natira is times 10 is 460. And January ngayon, nababayaran is 610. Now, for February, so 610 ang babayaran mo sa January. So, February, ganun din ang ginawa. Okay? 150 muna plus, okay? I-add mo yung 68 minus 30 times 10. So, ito yung natira sa 30. Kasi, natira sa 68 pala. Kasi, kuhanin mo muna yung 30. So, 68 minus 30, you have 38. Ito na yung times 10 natin. And then, total is 530. And then, that is for February. So, February is 530 pesos. And then, for March, ganun din ang ginawa. And, ang babayaran is 680 pesos. Okay? Diba? And then, ilagay mo na ngayon, yan ngayon sa table. So, looking at the table, okay, kitang-kita mo na dito ngayon ang reading for January is 1192, di ba? And then, hindi ko na inilagay dito yung previous. Basta ang previous is 1122. And then, February is 1266. And then, March is 1349. And then, consumption nila is 76, 68, at saka 83. And then, the cost payment is nandito na. 610 for January. February is 530. And then, March it's 680. Now, pwede na natin sagutan yung sunod na mga questions. Okay. Right, for letter B, sabi dyan, see the computation in A, and then the month with the highest, most electricity consumption, so ito na yung tanong for letter B, the highest and the least, diba? So kung titignan mo dito, makita mo na, it's in March, diba? So March ang highest, and then yung lowest is February. So, yun yung sagot dyan. March and then February. Kahit dito ka palang kung tumingin sa consumption, okay? Kita mo na pala. Oo. So, ito yung sa March. Ito yung sa February na pinaka-maliit. Now, yung letter C na tanong is average. So, ibig sabihin, i-add mo itong tatlo. Ayan. And then divide by 3. So, adding that one and dividing by 3, ito na yung average niya. So, the average monthly electricity consumption is approximately 75.67 kilowatt hour. Right? Now, last step for solving a solving problem supposed to be is checking. Now, since marami ang ginawa mo, you could try and go back kung tama ba kung nag-multiply or nag-deduct ka ng previous reading dito, kung lalabas ba talaga ito. Diba? Lalabas ba talaga yung consumption na 76? Or, you can do the opposite, i-add mo ito sa previous reading kung lalabas pa ito.
pwede rin ito i-add mo dito sa January kung lalabas ba ito. So you could do anything for checking para malaman mo tama ba yung ginawa ko. Okay?